Good morning! Welcome back to my YouTube channel. Happy Thursday po sa ating lahat. Happy selling. God bless us. At sana ipagpalain tayo ng pong may kapal na maganda ang bintahan natin ngayong araw. And for today's video, ang gusto ko namang i-share sa inyo is about dito sa aking sari-sari store. Kung paano ko ito napalago at paano ko naparami ang laman nitong aking munting tindahan. Alam nyo mga kasari, ako ay nagtataka rin, hindi ko namalayan na nangyari ito, na napalago ko itong aking tindahan, kasi ako ay talagang nagsimula lang sa maliit na tindahan. Aking ipapasilip sa inyo, ayan, bali ang aking puhunan lang noon ay nagsimula lang ako sa 20K. Ayan, yung tindahan ko na yan mga kasari, ayan yung pinaka kitchen namin. Kumbaga, yung kitchen namin, doon na rin ako nagtindahan. Ayan, kasi medyo wala nga, wala talaga akong tindahan. Pero bago yan, ay talagang kaming magkakapatid ay namulat kami sa pamumuhay na ang aming nanay ay nagtitindahan. So, yun ang ikinabuhay namin. So, siguro isa na rin yun na naman ako sa kanya na ako ay naging business minded. Tatlo kaming magkakapatid na ganito talaga ang business namin. So, yung isa ay na-feel, ayan, hindi niya natalago ang tindahan niya, siguro sa maling pamamaraan din. Kaya hindi niya napalago yung tindahan niya mga kasari. So, ngayon, ako ay, tulad nga ng sabi ko sa inyo na ang liit-liit lang na aking tindahan, yung tindahan ko ay nakadugtong lang sa aming kitchen. Ayan, sa aming kitchen. Nung medyo dumadami-dami na ang aking paninda doon, so nag-decide ako na i-transfer ko itong aking tindahan dyan naman sa aming terrace. Ayan, so sa madalit sabi, ay nag-transfer ako dito sa aming terrace. Ang aming terrace ay ginawa ko ng tindahan. Kasi hindi naman niya nagagamit. Wala naman akong masyadong bisita. Wala naman masyado akong dumadalaw o kaibigan na pumupunta dito. So, okay lang na ginawa kong tindahan. Kaysa naman magpagawa ako ng bago. Hindi ko naman alam kung ako ba ay magtatagal sa pagtitindahan. So, in short, ayan, so, yun nga, sa terrace na ako, napalago ko na naman, unti-unti na naman nadadagdagan ang aking mga paninda. So, nagkaroon na ako ng Selecta ice cream. Ayan, so ang aking Selecta ice cream ay inilalagay ko lang dito sa labas. Ayan, so mainitan, maulanan, ganyan, hindi ko naman siya pwedeng ipasok. So, sa tuwing gabi ay tinatakpan ko lang siya ng kahon. Ayan. Siguro napalago ko itong aking tindahan sa tamang pagmamanage lang. Ayan, talagang ako ay mula nung ako ay nagtindahan, talagang nakakonsentrate na ako dito sa aking tindahan. Talagang hindi ako namamasyal, hindi ako nakikibarkada, talagang nakatutok lang talaga ako dito sa aking tindahan. At kapag ganitong wala akong ginagawa, nag-check ako ng aking mga panindang wala. So, nung una ay masayang-masaya na ako kasi nakabenta na ako ng nung nasa likod pa lang ako, nung maliit pa lang yung aking tindahan, ay masaya na ako kasi nakakapag-benta na ako ng 3,000 araw-araw yan. So, yung 3,000 na yun ay ibinibili ko na kaagad ng aking mga paninda. Ngayon, kung may sobra naman sa 3,000 dahil puno na nga ang aking sari-sari store, ay napapaisip ako, hayan, napapaisip ako kung saan ko pa pwedeng ibili. So, pasensya na mga kasari kasi may bumili lang. So, saan na ba tayo? Ayan. Nung nakakapagbenta na ako ng daily ng 3,000, syempre na ako ay nag-check na dito sa aking tindahan. Diyan pa lang sa terrace yan, mga kasari. Ayan. Kung yung 3,000 na yon ay tinitignan ko, kumpleto pa naman ako ng paninda. So, yung sobra, napapaisip na ako kung saan ko ba pwede ibili pa ng dagdag paninda ko dito sa aking tindahan. So, ngayon, naisip ko kasi medyo marami-rami
nakakapag-daily ba naman na ikaw ay nakakapagbenta ng 3,000, syempre, naiipon yun. So, ngayon, ang ginawa ko, ayan, napaisip ako na why not kung magdagdag ulit ako ng panibagong business. So, ito nga yung aking mga tornillos pa lang noon ang una kong paninda na naidagdag. Bali, itong aking mga tornillos ay nakadisplay lang dito sa labas. Bali, sa harapan ng aking terrace. Tapos, ang bubong lang niya, yung luna. Ganyan ba? Yung mga simpleng bagay kasi nga wala pang pambili noon. Ayan, wala pang pagpagawa. So, kapag binagyo, talagang nahihirapan ka, isisilong mo lahat. Ganyan lang ang buhay ko ng mga kasari. Talagang sipag at syaga lang talaga. So, ngayon, nung nagtagtag ako ng tornillo, tapos alam ko na naman yung aking pinagbintahan ay may sobra na naman. So, nagdagdag ulit ako ng RTW. So, bumibili na ako ng mga pants, underwear, mga brief, panties, bra, baby bra. May mga ganun ba? So, paunti-unti lang. Talagang nakakatuwa. Ayan. So, ngayon, dahil sa medyo sumikip na naman ang aking terrace kasi nga nadadagdagan na yung aking mga paninda maliban sa sari-sari store ay dito sa labas ay marami na rin mga nakadisplay na tornillos. Ayan, hanggang sa may mga naidadagdag na ako na iba't ibang pag-hardware na, tapos may RTW pa. So, halo-halo na yan mga kasari, RTW, mga tornillos, talagang halo-halo. Eh, mabili pala yung RTWs kasi mula nung nakita na nilang may mga nakasabit-sabit akong mga damit, marami nang pumupunta na tumitingin-tingin, mabili pala ang ganun yung RTW kasi hindi pandemic pa noon, wala silang time na pumunta sa bayan para bumili lang ng brief, mga underwear, mga damit, yung mga gamit ng kanilang anak. Ayan. So nakakatuwa lang. So ngayon, na pagdesisyonan ko na why not? Kasi may kunti na rin akong ipon. Hindi ko naman na pwedeng bumili ng paninda kasi marami na. Kumbaga, tantyado ko na kung bibili na naman pa ako. Marami pa akong stock. So, ngayon, naisip ko na ipagawa ito ngayon. So, yung luna, nabubong ko lang noon, ay napalitan ko na ng yero. So, ito na nga, mga kasari. So, ito na. Ngayon, nung napabubungan ko na dito lang na banda pa lang ito, dito pa lang. Ayan, so kulang na naman ako ng mga estante. So, okay lang. Ngayon, dagdag na naman ako ng dagdag ng aking mga paninda. So, ngayon sabi ko parang nasisikat pa na naman ako kasi yung mga tornillos ko, yung mga gamit ng wala pa akong motor parts noon mga kasari. Wala pa akong motor parts. Tapos, bali ito ay yung kalahati pa lang yung naipagawa ko noon. Kasi, lumipat na ako dito kasi yung terrace namin kapag uulan ay may tumutulo mga kasari. So, yan ang palagi kong sinasabi sa asawa ko na lalo na kapag malakas ang bagyo, hindi makayanan ng tubo, yung daluyan ng tubig, talagang sa taas ay tumutulo na mga kasari. So, yung mga paninda ko ay talagang kung hindi mo gawan ng paraan ay talagang mababasa. So, ngayon sabi ko sa asawa ko, ano kaya kung magpagawa ako ng ganito nga, kasi maluwang itong solar namin. Ayan, kaya nagpagawa ako ng ito. Pero hap pa lang noon mga kasari, ito pa lang hanggang dito, wala pa dyan sa harap. Ngayon, nung medyo nakaipon-ipon na naman ng konti, ayan, pinagawa ko na naman dyan sa harap mga kasari. So, ito ngayon mga kapaku kasari, ang itsura ng aking tindahan ngayon. Akin lang ipapasilip sa inyo kasi nakakatuwa, nakaka-inspire na talaga na nakikita mo yung pinagpaguran mo, nakikita mo ang paglago ng tindahan mo, nakikita mo kung ano yung mga wala sa iyo noon, ay nagkakaroon ka na ngayon. Ayan, so ako ay talagang natutuwa kasi noon wala akong mga panindang Wilkins kasi ang alam ko yung mga Wilkins na yan is pang mayaman. Ayan, so tapos yung mga ganito, mga alak, nakakapagdagdag na rin ako mga kasari ng mga mamahaling alak. Noon ang alak ko lang is hanggang 4x4, gilog. Ayan, tapos basta nakakapagdagdag na rin ako ng yung mga hindi basta-basta ang paninda, kumbaga, ayan mga kasari. So ngayon,
akin lang ipapasilip sa inyo mga kasari, itong aking pinagpaguran. Ayan, ito ay yung katas ng aking pinagpaguran. Akin lang ipapasilip sa inyo ang outcome ng aking sari-sari store. So, ito na mga kasari, proud lang akong i-share sa inyo. Ito na ngayon ang aking munting sari-sari store na aking pinagpaguran. Ayan, na unti-unti ko rin nadadagdagan ang aking mga paninda. Ayan. So, nakakatuwa lang kasi nakikita mo na talaga yung pinagpaguran mo, ganyan, at na-inspire ka kasi alam mo na yung mga paninda mo na idadagdag ay hindi basta-basta na lang. So, nakakatuwa lang talaga, at yung puhunan ko na dito mga kapwa kasari ay hindi na rin lang basta-basta. So, ayan, at ayan ang aking mga naidadagdag. So, bali ito, ayan. Ito ang kabuuan ng aking munting sari-sari store. Ayan, yan ang aking mga naidagdag na paninda ko dito sa aking sari-sari store. Bali ako ay nagkaroon na rin ng mini hardware. Masasabi ko ng mini hardware mga kasari kasi ang puhunan ko na rin dito ay medyo malaki-laki na rin. Ayan, yan yung aking motor parts. Ayan ang aking mini hardware. At ito na yung pinakabuo ng aking sari-sari store. Ito ay yung front na mga kapwa ko kasari. So, ito lang mga kapwa ko kasari ang aking maisi-share na naman sa inyo ngayon. At sana ay na-inspired ko kayo, at maraming maraming salamat na rin sa inyong tiyagang panunood kung kayo man po ay nanood, at sabayan nyo na rin po ng pag-subscribe. So, ayan, happy selling na lang sa ating lahat mga kapwa ko katindera. Happy selling, God bless us, and bye!